guys, ayan, meron akong i-share sa inyo na medyo sabihin ko na lang na unexpected na customer. Yun na lang guys, kaya ko siya tinawag na unexpected customer. Kasi meron kasi siyang mental health sa kanyang pag-iisip. Yun na nga guys, dahil sa ang aking store ay open space, open area, kaya hindi ko alam kung sino yung magiging customer ko dito sa aking tindahan. Anytime, sinong tao na bibili sa akin, hindi ko alam kung sino. So, meron akong, yun na nga guys, si ate, ayan, yan dyan sa video. Share ko lang sa inyo yung si ate na yan, matagal na yan, paikot-ikot talaga siya dyan sa amin sa paligid, dyan lang, paikot-ikot lang po siya dyan. Tapos yun na nga po guys ang nangyari, yun na nga guys, bali ang share ko sa inyo guys, nung nakaraang araw, medyo hindi ko ano kung bad trip ba ako o ano. Kasi mabili po talaga nung time na yon, maraming tao, syempre maraming tao. So para ano siya, nag-trigger po siya si ate, nag-trigger po yan. Hindi ko lang siya na-videohan nung that time na nang gulo siya. Ang ginawa niya po, sinira niya lang naman yung cover ng aking, dito yung cover ng aking tindahan, yung plastic cover, kasi may plastic cover pa rin ano. Kaya yun guys, ang inano ko, parang nakakasira na siya ng gamit, di ba? Parang nakaka-provision na siya ng mga bagay-bagay. Pati dito sa kapitbahay namin, yung paso niya, binasag niya dahil sa sobrang trigger na ng kanyang pag-iisip ni ate. So yun guys, parang nakakano lang, nakakainis na parang nakakatrauma na nakakainis. Pero ginawa ko naman ang best ko dahil kahapon, ayan na naman, bumili na naman siya sa akin kahapon. Tapos nung time na siya hinahanap sa akin ng kape, eh, hindi ko naman alam kung ano kape. Binagay ko na sa kanya, pinakita ko sa kanya. Tapos sabi niya ayaw daw niya yun. Wala. Binigay ko lahat. Tapos yun, parang nag-trigger na naman siya ng very light. Kaya sinarado ko na agad yung bintana ng aking tindahan. Yun nga po guys, nag-trigger na naman siya uli. Kaya sinarado ko na naman po yung bintana ko dito sa tindahan ko. So yun nga, isang nakaka-ano lang, no? Parang, ewan ko, nakaka-trauma siya na nakaka-inis na parang, hindi ko na masasabing nakaka-ano eh. Kasi, nakatambay naman kasi siya doon sa barangay. So dapat, 'di ba, sa mga ganong may mental health disability, may mental health na sa pag-iisipan mo, dapat talaga ay nandoon na siya sa kinalalagyan niya, 'di ba? Yan si ate. Dapat nasa ano na siya, nasa lugar na siya na dapat hindi lang pagkain ang kailangan niya kundi gamot. 'Di ba? Para baka man may chance pa siyang gumaling. Kung practically lang ha, speaking, kung ako lang may pera, di ba? Bakit hindi ko siya tutulungan, di ba? Pero sa ngayon kasi nawala rin naman ako, hindi ko siya kayang amihin. Dito na lang sa pagbo-vlog ko na lang siya siguro may tutulong kung merong mama itutulong sa kanya, no? Kasi guys, ano eh, hindi na kasi siya, ano, lahat naman kasi ng mga nakakasalamuhan niya, binabato niya, dinuduraan niya. Eh, ang barangay naman, nandyan lang naman din siya, nakapermis din sa ano, sa barangay, nakikita ko siya sa barangay, nandun lang naman din siya. Parang, dead man na lang ba, ganun. Kasi, natulad niyan, kung halimbawa si ate na yan ay magwala na naman, tapos magsira na naman siya, syempre, talagang mag-a-action na ako na ipupunta ko na magre-reklamo na ako sa barangay. Dahil syempre, nagbabayad tayo ng ano dito, naghanap buhay tayo dito, 'di ba? Nagbabayad naman tayo ng dapat sa ating tindahan. So dapat meron tayong kapayapaan naman dito sa ating tindahan. Kumbaga parang, 'di ba? Meron din naman tayong kailangan maging action din sa ating tindahan para maging okay naman ang ating seguridad. 'Yan lang nga kasi guys, ang ano ko lang,
parang kasing ano eh, parang binabaliwala lang kasi siya dahil hindi ko alam kasi sa barangay minsan nakikita ko talaga siya eh, paikot-ikot lang talaga siya eh, sa mga barangay, tapos meron pa siya sa barangay na isa pa dinidisplay yan. Kaya parang nakakaano lang, nakakalungkot lang na hindi siya pinapansin. O dead man na lang. Parang ganon, dead man na lang. Mas malaki yung dead man na lang. Kaya, ewan ko, kung ako lang action sa kanya, parang baka ako lang ang ma-stress. Ano nila, ang dami ko na rin kasing iniisip. Practical na ano lang ko to ha, talagang. Hindi ko naman na siya kailangan pang obligasyonin o ano, dahil ginawa ko naman ang best ko para hindi siya mag-trigger sa gusto niya. So, yun na nga guys, siguro ang magiging payo ko na lang ano, kasi yun na nga guys. Kasi pagka ganyan na ano eh, si ate, ayan na nga, baka mamaya kasi anytime mambabato na naman siya dito, o baka mamaya syempre yung anak ko baka masaktan din naman niya, di ba? Yun ang kinatatakutan ko, na magkalat siya o manakit siya dito sa amin. So yun talaga ang pinaka, yun ang iniiwasan ko kung maaari, na hindi niya sana magawa sa amin. So yun nga guys, meron pang isang scenario na napalupad din dito. Ayan, meron pa ako isang video na napunta dito sa tindahan ko. Ayan, siya naman po guys, ang pangalan niya daw ay si Noel. Si Noel, ayan guys. Bali, itong si Noel naman na yan ay ano lang siya, napadpad lang siya talaga dito sa tindahan ko. Tsaka never ko naman siyang nakikita sa paligid. So baka napadpad lang talaga po siya, no, si Noel. Kaya naman namin nalaman yung pangalan niya dahil tinanong ng asawa ko kung anong pangalan naman niya. Nung, ayun na nga, kasi ang ginawa ni Noel naman kasi guys, kaya akala ko naman din eh, customer din siya. Eh sabi niya, kung meron daw ba akong Mighty. So sabi ko naman na meron po. Tapos nung pagharap ko ulit sa kanya, parang ala, iba naman yung ano niya, aura niya. Iba naman yung kilos niya. Iba na naman, sabi ko parang may something din siya. So yun na nga guys, parang napansin ko yun, kasi syempre buti na lang nasabi, nandito yung asawa ko, no? Nandito yung asawa ko. Kasi noong time na yun, sinabi niya ng ganun, pumunta siya dito sa gilid namin. At yun na nga guys, nagsasayaw na siya dyan. Ayun, nakita niya naman kung ano-ano nang pinagawa niya. So, trigger na naman sa akin yon, trigger din, magti-trigger na naman din siya para ako naman, takot na naman ako, ganyan. Parang, ano dyan na naman yung kabako na baka mamaya ikaw ano rin ang gawin niya din. Katulad niyan, di ba? Parang ano lang, buti na lang di kasi nandito pa yung asawa ko. Ang ginawa niya, imbisda sigaril yung binigay namin sa kanya, trinit namin siya ng pagkain, nilibre siya nung asawa ko ng pagkain dito sa kabilang bahay. Buti na lang din kasi nagluluto-luto yung kapitbahay namin dyan ng fishball, quick-quick, tsaka palamig. So yun na nga guys, nilibre ng asawa ko, dinala niya, talagang tinawag niya yung, yun nga si Noel, tinawag niya yan. Tapos ang ginawa niya, nilibre niya dito sa kabila para lang talagang maiba yung pananaw niya, ma-divert ba yung pag-iisip niya na parang ganun, lumayo sa tindahan ko, ganun, pakainin na lang niya. So yun guys ang ginawa ng asawa ko sa kanya kay Noel. So nung time na yan, hindi na namin alam guys eh kung nasaan na siya ngayon. Bali, hindi na namin alam kung nasaan na yan ngayon. So napadpad lang kasi talaga yan dito sa amin, sa lugar na yan namin dyan. Yan. Ayun guys yung mga senaryo na diba, no? Katulad niya kasi sa akin guys, sabi ko nga open space ako. Anytime, iba't ibang tao at iba-ibang customer talaga ang bumibili sa akin. Diba? Lalo na sa unexpected na customer na katulad na ganyan. So yun ang
Well, ang ma-share ko lang sa inyo guys, ha? Hindi naman ano talaga kasi kailangan lang talaga maging aware sa mga ganitong unexpected na customer, ano. Huwag naman natin silang, syempre, bigla inabuhusan na lang ng kung ano-ano or kung ano-ano man, di ba? Hanggat maaari, kailangan natin i-divert yung pag-iisip nila sa ibang bagay. Gawin na lang natin. Kung wala na talaga, siguro talaga maging ready na lang tayo kung anong gaganapin niya, di ba? Anong ganapin niya. Huwag na lang natin silang maging mas trigger pa, no? O kasi lalo na kung may gamit pa dyan, buti na lang nga din, wala yung tricycle dyan, ano? Tricycle na pinamamasada ng ano ng asawa ko. Kung hindi, ewan ko na lang, malaking gastusin, di ba? Kung may masira siya doon, dahil di naman sa amin. Ayun lang guys, ha, di ba? Parang ano na lang, syempre tayo na lang ang gumawa ng action para sa sarili natin. Siguro sa barangay na lang. Dahil hindi tayo makapagreklamo sa kanya. Yung ganyan na ano, hindi tayo makareklamo, hindi tayo makakomplain o makapaghingi ng bayad danyo sa ginawa niya, di ba? Parang yun na lang ang ating magagawa. Maging alerto na lang, no, sa ganyan situation na mangyayari sa ating mga unexpected na customer. Kasi ako ay open area, yun talaga ang isa sa pag open area ka talaga, no, yan talaga ang isa sa mga customer mo na makakaharap mo. Yun na lang ang paghandaan, no, ng mga ating mga nagtitindan na malapit dito, malapit sa mga open space, di ba, no? Kailangan maging aware, maging alerto, or maging handa na lang kung anong mangyayari sa action. O kung gusto mo man siya tulungan, pero nasa sa inyo na yan kung kaya nyo siyang tulungan. Pero kasi sa akin, para sa akin kasi talagang siguro yung tumutulong na talaga sa kanya ay yung mga nasasakupan ng iba, ng lugar, which is yung mga barangay or kung ano man ang ano pa, di ba? Kasi hindi na talaga yun hindi ko na problema yun, di ba? Kasi nagbabayad naman ako ng barangay permit. So yun ang karapatan ko dun bilang maayos ang ating pagtitinda dito sa ating tindahan. So yun lang guys, maiaano ko dahil syempre magko-complain na lang ako sa barangay, di ba? Para naman, di ba? Yun na lang yung pagiging protection ko. Hindi ko naman alam kung anong gagawin nila, di ba? Once na uli may nangyari uli dito sa tindahan ko na paninig ng Diyos ko, Lord. Kaya, yun na lang ang, hindi ko naman alam na kung anong mangyayari. Sana naman wala nang mangyayari, ano? Pero may action pa rin naman, eh. May action pa rin tayong magagawa. So, yun lang guys, ang na-share ko sa inyo for today. Sana nagkaroon kayo ng pagiging ninyo sa tindahan nyo, alerto sa tindahan nyo, yung mga unexpected customers sa inyong tindahan. Salamat po sa pakikinig sa akin. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa akin at hindi pa po mga nakakilala sa akin, please subscribe naman po sa aking YouTube channel. Ayan po, Tinster Vlogs. Paki-hit niyo na rin po ang aking notification bell para updated po kayo sa aking videos na gagawin. Ayan guys. So guys, thank you for watching guys. God bless. Thank you po. And keep safe sa ating lahat. Okay? Thank you guys.